nakaganito na ako, tapos nakabota na ako ngayon kasi iniisip ko na itong galawin. Pero bago ko damuhan yung dito, iniisip ko munang unahin yun dun sa likod. Kaya yun na lang muna siguro. Medyo pinag-iisipan ko lang kung paano namin bubuhatin itong plant stand. Kasi kung iisa-isahin namin yung halaman, tanggalin bago ito buhatin, medyo hassle. Pero tingnan natin kasi ang hirap din niya buhatin, guys. Dahil maano, mabigat. Ito pa, ang dalaki pa ng ibang pots, diba? So, ayan, yan yung gagawin ko ngayon. And magpapatulong na lang ako kay Ate Joy. Ano nyo, yung konting sikat ng araw, kaya gigil na ako tanggalin to, guys. Yung konting sikat ng araw na yun sa umaga, hindi na naaabot dito sa mga succulents natin. Kaya, syempre, kailangan nila yan. Kaya, gusto ko talaga itong matanggal. Yung mga yan. So, ayun. O, diba? Grabe na yun na doon sa likod. At sinimulan ko na nga, guys. Ito, may nakita pa akong damo, kaya tinanggal ko muna. And naisip ko, natanggalin ko muna yung malalaking taso sa ibabaw. Baka kasi pagtatanggal ko yung mabibigat, makayanan na namin ni Ate Joy na buhatin yung plant stand kasama yung mga taso. Para hindi ko na siya hakutin. Pero ayun, na-realize ko na hindi pa rin talaga. Kaya minanumano ko na, pati yung maliliit, tinanggal ko na. Hanggang saang naiwan lang, guys, yung malaki na yon. Kasi masyadong mabigat. At naisip ko, kaya naman kung hahatakin ko na yung plant stand. Tapos, nuha ko naman yung ibang halaman sa kabila para ilipat dyan para mahata ko rin yung isa pang plant stand at maging maluwag na doon sa pagdadamuhan namin. At ayun nga, super happy ko kasi nagawa ko siyang mag-isa. Nalingat lang ako saglit, pero yung kaibigan ko hindi na nagpaawat. Yan si Ate Joy. Ate, huwag ka magmadali. Mahaba-haba pa yung dadamuhan. Oh, guys, ang dami niya. Nandito muna yung ibang mga plants namin. Ayan. Tapos, inisod ko muna dito yung plant stand. Ayan, para mas maluwag dun sa ano, sa pagdadamuhan namin. Ayan yung devil's backbone. No? Ganda yan pag nalinis, no, te? Grabe na yung ano. Ay, pero pag nung nasimulan mo na, parang madali lang na yata. Tapos makikita mo na talaga kung ano yung mga. Yan, tap. Puputuli na yung mga mahahaba na yan. Opo. Hindi, yung ito, yung mga ipil-ipil. Tapos yung parang puno. Thank you, ate. Wala naman tayo sa aming gagawin sa loob ng loob. Uh-uh. Ang yabang niya, guys, kasi yung side niya doon, tapos na. Papakita ko sa inyo. Ay, in order ko na yung ano. In order mo na. Ito kasi yung iba vlog ni ate. Lalagay ko dito yung TikTok niya kapag ka nag-post na siya. Itong area na to, siya yung naglinis niyan. Tapos, siya rin yung magtatanim dyan ng mga gulay. Kaya niyayabangan niya ako kasi yung side ko dito, hindi pa tapos. Ay, nako. Guys, tingnan niyo yung ano dito, nagawa namin. Sakit ng kamay ko. So, ayan. Ayan, no, naano na namin yung mga matataas. Yan sa gilid. Pero aanhin pa namin yan. Ititrim pa namin yung devil's backbone. Ayan, lumitaw na. Tapos pupunta pa ako dun mamaya sa likod niyan para maalis yung mga damo-damo pa dun. Para at least yung mga ilalim niya maging ano. Ang tawag dun? Malinis. Para iwasan na rin. Baka mamaya may ahas, diba? So, ayan, guys. Ngayon, pag nandito ka, tanaw na natin agad yung gulayan natin dun sa dulo. And guys, doon lang ako kumukuha ng mangga. Tingnan nyo. In-upload ko yun sa reels ko. Ayan na. Ayan yung mga mangga. Na-excite ako kasi kahit papano, naunti-unti na namin. Kahit medyo nakakapagod talaga. Kaya palagay ko, hindi ko pa ito maibabalik. Kasi bukas may continuation pa kami ng pagdadamo dyan. And kanina, guys, hindi ko na naisama nung nagdamo kami kasi naka-live ako sa aking Facebook page. Kaya, guys, if you have time, paki-follow na rin ako sa Facebook page ko. Angel Santillan din. Para doon kasi mas updated ako, guys, sa real, sa araw-araw na nangyayari sa akin dito. And kanina, meron nga nag-comment sa live ko na parang busy na daw lahat ng mga vlogger friends natin. So, ayun, hindi talaga maiwasan, guys, kasi minsan pag putol-putol yung gawa, mahirap din talagang mag-vlog. Lalo na kapag sinisingit mo lang sa
Kunwari sa init ng araw, ganun. Tapos sa ulan, mahirap talagang makabuo ng vlog. Ano-mano ko yan tinanggal talaga para lang mabuhat ko yung plant stand kasi talagang mabigat siya. Katulad ng mga gantong kasing paso. Pag nandang solid na solid yan, mabigat talaga. Tapos dahil sa bigat niya, medyo lumubog na yung paan ng plant stand natin sa lupa. Kaya parang hinugot pa namin yan. Pero ayun, nailipat ko naman dito nang ako mag-isa. Nagulat ngayon kasama ko na nailipat ko na. Tapos, ito na guys, tingnan nyo. Tinulungan ako ni Ate Joy na malinis yung nandito. Kaya natanggal ko na yung matataas. Pero syempre, iikot pa ako dyan mamaya para ma-check ko pa. Kasi gusto ko yung ilalim malinis eh. Wala kasi ako mapakisuyuan ngayon dito. Kaya talagang sariling sikap tayo. And dahil dyan guys, nakakatuwa kasi ngayon, umaliwala siya. Tapos bukod dun, nakita ko na yung sikat ng araw sa umaga na pwede na siyang tumagos dito sa ano natin, sa mga halaman natin, pag binalik natin. Or iniisip ko din kung dahil natanggal ko siya dyan, baka mag-ano ako, maglipat ng halaman. Hindi natin masabi, bahala na mamaya. Kasi kapag inalisan ko dito ng laman, kahit papano, lagi na siyang madadamuhan or mawawalisan, diba? Hindi kasi katulad pag nandito yung plant stand natin, hindi talaga namin maasikaso yung nasa likod. Kaya umaabot tayo doon sa mga damo na mas matataas pa sa mga halaman natin. So yan, nakakatuwa lang kasi may progress, diba? Kaso tumigil kami ngayon kasi sobrang init na. Siguro talagang timing na rin na maglipat ako ng mga halaman kasi kanina pagkakuha ko nakita ko na may mga durug-durug na tayong paso kagaya nyan at netong isa ito, nung binuhat ko nabiyak na siya ito. Sana may naligaw pa akong ganitong paso para sa ganyan ko rin sila ilipat. Bahala na mamaya ano? Ang likod ng video ko guys, inaano ko, inaatake ako ng mga lamok. So, ayan guys, nakakatuwa lang. Na-itsura ng garden natin. So, yun nandun, yung Devil's Backbone nung nakaraan, pakita ko sa inyo. Inano na namin, pinakalbo ko na kay Grace. Kasi masyado na siyang ano, nung sinubukan namin i-trim, hindi na rin siya maganda guys, kasi lahat nakadapa na. Kaya, pinakalbo ko na lang kay Grace. Tapos, ang ginawa ko nung umuulan, kami ni Ate Joy, inanuhan namin ng ano, ng crotons, tinaniman namin. Punta tayo dito sa likod. So, ganyan na itsura niya ngayon, guys. Nagtanim kami ng crotons, pero kasi given talaga na malalanta sila. Pero hopefully, mabuhay lahat yan para maging bakod natin yung crotons. Parang magiging ganun siya. Binalik ko ulit dito yung plant stand natin. Kasi nung nakaraan, inalis ko yan dyan, nilagay ko muna sa magkabilang dulo para madamuhan ng maayos. Tapos, tanim nga kami ng mga crotons para maluwag doon. Tapos, ibinalik ko na lang muna sila kaya nasa likod nila yung mga bagong tanim natin. Habang pinapaganda natin sila, binalik na lang natin tong plant stand para maganda pa rin siyang tingnan. So, yun guys, ganyan siya. At least ngayon, kapag umaaraw, na kukuha na ng mga succulents natin dito. Tingnan nyo yan, yung liwanag na yan. Dati nung mahaba yung damo, hindi talaga yan nakakapasok. Uy, ang galing naman ng araw. Sinadya talaga na nagbablog tayo. So, yun guys, tingnan nyo yung sikat ng araw. Pasok na dun sa mga halaman natin. So, ayan, I can't wait na maging ganito ka-stable yung protons na tinanim natin. Kasi, pag naging ganyan na yun, kahit hindi na tayo maglagay ng bakod, yung crotons na lang, yun na lang mismo yung pinakabakod natin. So, yun guys. Hanggang dyan na muna yung update ko sa inyo. Yung pagdadamo dito, ayan, malinis na. Tapos dito, malinis na rin. Nagsisimula na rin si Ate Joy magtanim-tanim dito sa backyard. Tapos, ng mga gulay. Si Ate Joy kasi magtatanim ng mga gulay dyan. Tapos ito, ito naman yung mga next project pa natin. Kasi, aayusin ko pa dito. Gulo-gulo pa yung mga halaman. Tingnan nyo yung mga paso. So yun guys, in-update ko lang kayo nung itsura ng garden natin dito sa side na to. At sobrang happy ko sa kinalabasan niya nung tinanggal yung Devil's Backbone. Tapos yung mga damo lahat dyan. Kasi luminis, alam nyo hindi na nakakatakot na baka may kung ano dun sa makapal na damo or makapal na halaman, di ba? At least pag ganyan, kitang-kita mo talaga yung ilalim niya. Tapos ang pinakamaganda nga is, naaarawan na yung mga halaman natin.
Itsura ko ngayon, sobrang dumi ko. Ganito talagang get up ko, guys, kapag nag-ano ako dito sa garden. Kapag nag-iikot-ikot ako. And meron din ako dito panibagong area na pagtataniman ng gulay dito sa may kubo ni Marge. Yan, sa gilid niya. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe and don't forget to hit the notification bell. Oh, hiningal ako. Para lagi po kayong updated sa lahat ng maganap natin, of course, dito sa Gotomay Garden, sa aking small business, at sa aming buhay probinsya. Thank you so much for watching! Bye-bye!